Johnson, makin lama makin kalau koma, kemakin ni, cekap, kuat. Good afternoon everyone. Ayan guys, ito yung Weatherman pickup cover natin. 2 days ago yung binili natin, ni-review din natin. So guys, ngayon ito umuulan. So sinum ko yung cellphone ko habang binibideo ko siya. Nakikita nyo guys, na bumabagsak yung tubig galing sa taas. So ganito rin yung nangyari nung isang araw. Maganda siya guys, talagang maayos yung kanilang product, maayos yung kanilang pickup cover. So napatunayan ko na yung items nila is all weathers talaga. Kasi nung umulan kahapon, ganito rin kalakas, tiningnan ko, tuyo naman guys yung loob. So dito sa area namin, dahil hindi nakasya yung sasakyan ko, yung pickup ko na si Red King sa garahe namin, so nag-isip akong bumili ng cover. So unang-una guys, magbibili kayo ng cover o pickup cover o kahit anong sasakyan, dapat alam nyo kung saan nyo siya gagamitin. Kung may garahe naman kayo, pwede naman bumili kayo ng hindi masyadong mahal o hindi all weathers na klase ng cover. Kasi ako, dahil nasa labas siya, mainit yung lugar namin, so binili ko all weather siya. Yan, yung nakikita nyo, pwede siya sa ulan, pwede siya sa tag-init, pwede sa lahat. So ito, pang sa lahat to. Kung bibili kayo ng mura at meron kayong parking, okay lang din. Pero, syempre, kung mahal nyo yung nabi nyo at siguro gusto nyong hindi masisira yung nabi nyo, bumili kayo ng maganda ang quality. Bakit kamo? Unang-unang magiging problema nyo sa cover natin, especially pag nasa labas at hindi maganda, pwedeng dumikit yung cover natin kung hindi maganda dun sa pintura natin. So gagastos pa tayo. Nagmura nga tayo ng cover, mahal naman yung paggagawa natin. Bakit kamo? Ang isang panel, depende yan. Minsan 3,500, 4,000 ang pagpapaayos. So ito guys, itong Weatherman, pwede ko sa inyong i-recommenda. So sinabi ko naman sa inyo na gagawa ako ng isa pang video kung ito ba ay pwedeng i-recommenda sa mga car enthusiasts. So yes, 100% guys, maganda yung product nila. Maayos, quality yung product nila, matibay. Like for example yan, pag umulan, uminit siya, mabilis siyang matuyo. At hindi talaga dumidikit sa pintura nyo yung kanilang product. So, kung wala kayong parking, recommended ko itong Weatherman. Kung may parking kayo at kailangan nyo lang na mas mura, pwede na kayong bumili ng iba. So, ito lang guys yung ni-review ko. Pero kung meron mga manufacturer na gustong magpa-review sa akin regarding sa kanilang cover, willing naman ako. So, give ko yung aking idea sa kanila. So, ito kasi guys, kaya ko sinasabi sa inyo kasi hindi ako in-endorsed or di ako binigyan ng manufacturer nito. Binili ko talaga. So, sasabihin ko yung gusto ko. At sasabihin ko sa inyo kung talagang ayaw ko o hindi ko gusto yung product nila. Pero, sa nakita ko naman, okay siya guys. Maayos siya. Ang nakita ko lang na hindi maganda sa kanya, kulang lang talaga siya sa, kunwari, yung parking nyo nasa labas at gabi, dinadaanan ng iba pang sasakyan, wala lang siyang mga kumbaga mark na nag-i-illuminate na nakikita mo na may sasakyang na nakapark. Especially kung walang poste doon sa area nyo, kung walang mismong ilaw, pwedeng babangga yung sasakyan ninyo. So, eto guys, yun lang naman ang nakita ko. Yung mga sa tahe, sa lahat ng product, sa sukat ng product, maayos siya guys. Saktong-sakto sa pickup na sasakyan natin, kung pickup ang sasakyan nyo, saktong-sakto yung sukat nila for pickup. Hindi ko lang alam guys yung iba kung sakto. Pero yung sa pickup na binili ko sa kanila, maayos. So, I hope guys nagustuhan nyo yung ating video. Kung may question po kayo, comment lang below. Please like and subscribe para po na-notify kayo kung meron tayong bagong video. Ingat po and God bless inyong lahat. Bottom.